Hello vlog. So ito ang tinatawag kong stage 1 port. There's nothing much about this. Konti lang inawas natin. Ang pinaka feature lang ng port na to ay sinubukan kong tanggalin yung mga kanto-kanto. Yun. So kininis natin yung mga edges. Yan, hindi natin nilakihan yung intake at exhaust. Inismooth lang natin yung mga manufacturing defect. Tingin ko na manufacturing defect. Actually, napapasarap na ako at baka maubos ko ito, no? Yan, dito sa exhaust side, halos nilinis lang natin. Yan. Halos nilinis lang natin, mga kaibigan. Tanggalin natin ito, pakita natin yung itsura. So, that's it. And so, wala tayong lihim na itatago dito. Because I'm an amateur. Hindi ko na pinakita yung aking process, no, ng pagpo-port. Because I'm an amateur at wala kayong mapupulot na aral sa akin. Yan. So, in-enhance lang natin yung gawa ng manufacturer. Tinanggal lang natin yung mga magagaspang at mga tingin ko mga kanto edges. Ito rin yung ating insulator. Ito, magkaiba talaga yung sukat nila. From stock, magkaiba talaga yung sukat nila. Minatch lang natin. Yan. Kasi tingin ko napakalaki nung kanto na nagagawa noon. Edges, no? Yan. So, minatch natin. Ito yung para sa aking intake. So, stage 1. Explain natin. Bakit stage 1, James? Actually, nakadepende yan sa mga nagpo-port kung anong tawag nila sa kanilang mga port. Ito sa akin, own version ko. So, para sa akin, this is my stage 1. Hindi pare-parehas ang port. Merong race port at merong port na pang streets lang. Ang plano ko rito ay gamitin ang 34. Ang kanyang stock throttle body. Yan. Gagamitin natin ng stock throttle body at ang kanyang stock pipe na rin para dito. So, para malaman natin kung may mag-improve ba talaga dito sa porting kapag tinanggal lang natin yung mga edges, gagamitin natin yung stock para mapagkumpara, no? Kasi kapag gumamit tayo ng ibang parts, oh, malay mo, yun talaga yung dahilan kung ba't may nag-improve na performance, di ba? So, kaya i-try lang natin i-fit sa stock. Bali, porting for stock parts, itong tawag ko dito. Stage 1, is my stage 1. Bakit nga ba magkaiba yung street engine port sa race engine port? Kasi sa mga race engine, talagang bukang-buka na yun. Dahil yung mga engine na yun, i-spend nila yung time nila na laging naka-full throttle. Ano? Kaya dun sila dinesign sa full throttle. Kapag naman sa atin, sa mga street applications lang, pamalengke lang, no? Hindi mo dapat lakihan ng port dahil naka-partial throttle opening ka lang, di ba? So, hindi tayo naka-full throttle. Here, so, race engine, laging naka-full throttle. Tayo, sa street, partial throttle opening lang, di ba? So, hindi full yung dumadaan na air. So, hindi laging full, no? So, ano ba mangyayari kung malaki yung dinadaanan ng kaunting air? Hindi siya straight papasok doon sa cylinder dahil kung saan-saan pa siya liliko kapag malaki. Pero kung masikip, gaya nung gawa ng manufacturer, kahit naka-partial throttle ka lang, yan, kahit naka-partial throttle opening ka lang, yung kaunting air na papasok ay sure na pasok agad doon sa cylinder. Kaya mas napupuno niya, no? Hindi na siya magpapaikot-ikot pa bago pa pumasok doon sa may ating cylinder. Kaya yun ang simpleng explanation sa pagkakaiba ng race port saka sa street engine port. Yan. So, ang gawa natin, street engine port lang to. Hindi siya racing. Huwag kayo ma-disappoint dahil ang purpose ng aking vlog ay nag-aaral tayo, no? Pagkukumpara-kumparain lang natin yung mga setup. So, ito yung ating cylinder na sinusubukan nating punuin. Mas maraming laman, syempre. Mas malakas yung
power na ating mapipigaan. Ngayon, bakit ba? Bakit yung pagkinis lang ay magkakaroon ng potential gains? Siyempre, kapag may edges, ano yun, sasangga yung ano ron, hangin, di ba? Sasangga yung pasok ng hangin doon. So, magkakaroon din ng mga pagliko-liko yung hangin. So, kung kikinisin natin yung edges, expect natin na magkaroon tayong performance gain. Ngayon, may consequence. Kapag nag-port tayo, dalawa lang ang pwede mangyari. Maaring mag-improve o maaring pumangit. No? Maaring pumangit yung ating engine dahil may chances na maiba mo yung shape, no? Maiba mo yung shape sa na iniisip mo na iyon yung mas makakabuti para sa ating sa pagpasok ng ating hangin, ang nangyari pala ay nakasama. So, yan. So, para malaman natin kung may mag-improve ba rito sa ating stage 1 port, i-testing natin. Ipasok natin. Ipasok ang intro. Again, so major changes lang na ginawa ko rito is yun nga. Tinanggal lang natin yung mga magagaspang at saka hindi natin kininis dahil according sa mga expert, mas importante na ang shape, mas importante kaysa sa makinis. No, kaya hindi na natin binuffing at wala akong pang-buffing, no. Amateur ano lang tayo rito. Garage mechanic lang tayo dito. Wala tayong special tools. By the way, ito nga pala yung ginamit natin. Ayan. Ito, bore. Tapos yan yung mga nakasama rito. Mini grinder. Importante rin 'to dahil mahirap i-reach yung mga masisikip na part lalo na sa ating small engine, masikip talaga. Again, di ko na pinakita dahil amateur tayo, baka pagtawanan nyo pang aking paraan ng pag-port. Naisip ko rin, sayang naman yung kalas, bakit di pa natin talagang i-race port, ano? Yun naman yung goal natin, magkaroon ng performance, di ba? So, naisip ko rin, kung i-race port agad natin, lalakihan agad natin, hindi ko na malalaman kung ano yung performance niya sa gantong klaseng tanggal kanto port lang. Wala tayong data. Mahal to, no, para mag-experiment ng port. So, mas maganda, maliit muna. Then, someday, maybe, mag-bore up tayo or mag-iba ng cams, mag-iba ng pipe, mag-iba ng intake. Doon natin siya lakihan. Doon natin mas iluwagan pa yung port natin. Pero sa ngayon, dahil ang plano ko, gamitin muna ang stock bore, stock intake, i-chapwera ko muna yung 36 ko, stock pipe, try muna natin kung may magbabago ba talaga o pumangit, no? Kapag ito ay pumangit yung performance, quit vlogging na tayo, no? Yan, quit na tayo, stop vlogging na tayo, magpo-focus na lang ako sa crypto, sa Bitcoin ko. Iniisip ko dati, maggagawa ko yung 68 setup, yung naka-bore up, no? Kaya lang, may problem. Kailangan pa natin, kapag nag-bore up tayo, kailangan pa natin ipabalance yung ating sigonyal, no? Wala pa tayong budget, no, guys, para gumawa ng ganong setup. So, pag-experimentuhan muna natin tong mga stock parts niya, sayang naman. Di ba? Ito, baka ipa-regrind na lang rin natin to. O kaya, mag-DIY regrind din tayo. Yan. Halos di nagkakalayo, ano? 6.7 sa 7. Meron akong problema. Wala akong degree wheel. Paano ko hanapin yung true top dead center? Discard yan na lang natin. See you pag nabuo na. Click test. Good. Shit, bumasa. Tay. Problem. Habang nagsisigip ako kanina, ito pala ay tumatama dito. Fuck!
Shit! Tingnan natin kung may tama. Tolerable naman. Tolerable, tolerable. Hindi sasayat. Tolerable. Hello! So, nandito tayo sa timing. Napanood ko na to maraming beses sa mga nagbablog ng Raider eh. Timing mark dyan, yung linya ng exhaust. Tapos yung ating naka-top dead center, medyo madilim. Yun. P. Come what may. Top dead center. Bali itong timing gear. Kada dalawang ikot nito, isang ikot doon sa ating crankshaft. So, matatantya natin kung nasa ng piston. Ito, 1/4 na ikot. Makakakalahating ikot tayo sa crankshaft. So, 1/4 na ikot. Magpupunta to sa bottom dead center. From compression stroke, power stroke, power stroke. Boom. Bottom dead center. Approaching bottom dead center, mag-start na mag-open yung ating exhaust. Nasisilip natin yan doon sa loob nung cams doon. Pero hindi natin makikita sa angle na to. So, bottom dead center. Exhaust stroke. Exhaust stroke. So, anong susunod sa exhaust stroke? Patapusin natin ito. Exhaust stroke. Ang susunod sa exhaust stroke ay intake. At bago mag-intake, dadaan muna tayo sa tinatawag na overlap. Ayan. Maangat na ang piston. So, at this point, sabay na nag-o-open ng pasarado na ang exhaust. Naka-open pa. Pa-start na ang intake. Pa-start na ang intake. Magsasara ang exhaust. At mag-o-open ang intake. So, ito na ang start ng intake stroke. Intake stroke. Okay, so bottom dead center, intake stroke, bottom dead center. Pagkatapos noon, magsasara ang intake valve, and then yun, doon nagsara ang intake valve. Early nagsasara ang intake valve nung stock setup nito ah. Okay, so pagkatapos ng intake, compression ulit tayo. Compression stroke. Yan. Balik sa simula. Top dead center ng compression stroke. Okay, so may napansin tayo. Nasilip ko lang dito. Parang masyadong maaga nagsasara, no? Yung intake. At masyadong medyo late nag-i-start yung exhaust. I think pwede nating i-patalunin ng isang ngipin. Hindi kaya ito yung mga markings na yun. So, ang gusto natin, i-retard. Kung gusto natin ng top speed, i-retard natin tong ito, ang bagya. Tapos, ito naman, i-advance natin ang bagya. Kung gusto natin ng top speed, ano. Pero, saka na natin galawin yan. Huwag muna tayo magpatalo ng ngipin. Mas maganda siguro kung adjustable timing gear na lang. At mag-aral din tayo sa dial gauge saka sa timing wheel, no? Someday, maybe. Maybe, maybe not. So, sayang yung coolant. Baka mamaya, palyado yung gawa ko eh. May langis pa naman yan, kaunti. Okay pa yan. Tetesting ko lang kung aandar. Meso, sumabog ito eh. Shout, shout! Ngayon lang ako nagkabit ng makina eh. Tangin na ayaw ah. Ha? Mandar na ba? Bad sign nyo na, dapat one click lang ah. Wala nang charge. Whew! Kinaba na ako, kala ko diyandar. Pinawisan ako kaka-kickstart ah. Parang di ko gusto yung tunog nito ah.
Bali, stock throttle body, stock pipe. Pangit ng throttle response. So, bali yung tungkol sa throttle response, i-reset lang pala itong sa throttle position natin. Saka itong manifold pressure dito yan sa kanyang CDI. Yan. Tapos umukay na siya. Bali, lagyan na natin ng totoong coolant bago ko papaanda rin. Pwede na yan. Baka mamaya naghahalo na itong langis ha. Check. Looks good. Hello, sound check. Hello, vlog. So I decided to put back the airbags. So ito set natin. Stock airbags, stock throttle body, stock pipe. Ne? So ang naiba lang rito CDI porting saka 10 holes injector. Let's try. Kung may nagbago. Ah, nga pala. Hindi pa rin ako marunong magtono ng isip. Pag-aaralan ko pa. Bali, mag-change oil muna ako tapos saka tayo moto vlog. Hello vlog. 12:59. Galaw na. So airbags, stock elbow, stock pipe, stock throttle body. Ang gusto ko lang malaman ay kung may dadagdag ba ang tanggal canto port. O kung nagsayang lang ba ako ng oras. So ano yung magiging basis ko sa performance? Nung panahon hindi ko pa ito ginagalaw, nag 80 mahigit na yung kanyang second gear. So since di ko wala naman ako mapagpipigaan dito ng top end talaga, sa second gear na lang ako magbe-base kung may nag-improve. And then sinubukan ko kaninang naka-open throttle body. Hindi pa rin nawawala yung hagok, no? Kapag ka nagbababa, tataas ka ng throttle. Yun yung aking riding style eh. Hindi ako nagano eh, yung power shifting eh. Nagbababa ako ng throttle. So ibinalik ko na lang yung airbags. Umukay naman. So yun talaga, nagkakaroon talaga ng hindi magandang pressure surge doon sa intake kapag wala airbags. Gawa siguro nung pagiging ano niya. Para sa akin kasi ang 34 na throttle body ay malaki na para sa 150cc. 34 na siya eh. Yung malalaking intake, prone sila sa reversion. Yun yung pagkakaintindi ko dyan. Kaya siguro humahagok. At isa pa, yung aking fuel pump, hindi ako sure ano. Baka mamaya kahit anong galaw ko sa settings sa CDI, IST sa ECU, baka kahit anong galaw kong dagdag ng fuel opening ng injector, eh kung mahina lang rin yung supply ng fuel pump, eh baka useless lang din ano. Maganda naman yung response. Second gear gaming. So yun, nag limiter siya sa 90, pero hindi namamatay makina kasi may airbags. At least mas malakas siya sa ano, sa dati, no? So may nag improve dun sa port. Pero nag limiter. Well, at least na-reach natin yung limit.
subukan kong dagdagan ang, so nag 90 naman yung second gear pero nagli-limit. Ang lalagyan ko ng enrichment yung bukan ng throttle. Try ko sa 28 ito. Unti-unti lang. So full throttle na lang ako. Hindi na ako magbe-base sa RPM. Ngayon yung ignition timing. Ayoko muna siyang galawin ano. Pero malaki dagdag nun eh. Pero dito muna tayo sa fueling. Para sa akin hindi reliable yung wireless na tuning ano. Kasi minsan nadi-disconnect siya. Mas maganda pa rin yung dyno saka naka-wire. So yun lang yung Ford natin. Yun lang kaya natin eh. So pagtiisan na natin. Testing. Medyo uphill to. Limit siya ay nagte 13,000 pala. 13k tapos 89 limit na. 89 speed sa second gear. Accident for near to. Fourth gear 120. Kulang pa yun no. Nung napapanood ko sa YouTube mga 138 mga ganun yung 4th gear eh. Lakas no. Pero pwede na para sa stock 5 saka naka airbox di ba? Well designed naman yung kanyang stock 5 saka airbox eh. Saka 34 size na throttle body. Malaki na yun para sa 156. Noise naman, hindi naman sumasabog yung gawa natin. May insecure ako dun sa part na wala akong torque wrench sa maliliit na bolts eh, dun sa holder ng cams, sa bracket ng cam. 3, 2, 1. Impressive. Mediocre lang. Busy ako ngayon. Dapat pala niluwagan ko na.
napakatrabaho magkalaskabit ng makina ano, para pala eksperimentuhan yung port. Anyway, yun lang muna for today. Hindi pa rin tayo marunong mag-tune ng ECU. Hindi ko pa masasabi na yun yung pinaka tune setup ng ECU. Mag-i-spark plug reading. Spark plug reading ako muna. Gusto ko yung throttle response niya. Maganda naman. Ano ito? Mio. Max ang limit ko sa 13,500. Hindi ko to naabot dati. Bakit ba hindi ko naisipang i-adjust to? Baka kasi kung paano mangyari eh. No? Dagdagan kaya natin to. Plus 9,000.